Ito lang po ang natatanging pagkakataon na kayo'y aming susuwayin, mahal naming Mayor. Marahil kalabisan ng aming pagnanais na kayo'y tumakbo sa susunod na halalan. Batid naming ito isang napakabigat na desisyon, ngunit buo ang aming paniniwala na kayo ang karapat-dapat na maging susunod na presidente ng Pilipinas. Mayor Sara, buong galang po kaming humihingi ng ilang minuto upang kami ay iyong pakinggan. Saksi kaming mga Pilipino sa gulo ng Davao noon. Kapit-bisig kaming nagdasal at tumigil na ang pagdanak ng dugo sa lungsod at sa iba pang tako ng Mindanao. Iba't iba man ang aming paniniwala, iisa naman ang aming panalangin kapayapaan. Dininig ang aming hiling at isang leader ang buong tapang nanundigan upang makaahon ang syudad. Nakilala siya hindi bilang isang politiko, ngunit bilang isang ama. Tatay siya kung tawagin sapagkat takuhan niya ang katapatan, paggalang at pagmamahal ng kanyang mga nasasakupan. Nabuhayan ng loob ang sambayanan mula sa iba't ibang dako ng bansa, kasabay ng unti-unting pag-unlad ng Davao. Siya ay naging simbolo ng pag-asa, kaya't kami nagkaisa at hinumok siyang pamunuan ang buong Pilipinas. Sa loob ng 6 na taon, ramdam namin ang kanyang pagod, lungkot at pagsusumikap na tuparin ang kanyang mga pangako. Napakaraming nagawa sa loob ng kanyang termino, subalit alam namin hindi sapat ang iilang taon upang maisakatuparan ang inaasam na pagbabago ng mga Pilipino. Ayaw namin mawalan ng pag-asa, kaya sa isa pang pagkakataon, muli kami nagkakaisa para sa iisang hangarin. Nais po naming ipagpatuloy mo ang kanyang nasimulan. Hindi dahil anak kanya, Mayor Sara, hindi dahil galing ka sa Mindanao, hindi dahil nais namin patunayan na kaya ng isang babaeng mamuno ng isang bansa. Higit sa lahat, hindi dahil gusto naming ipagpatuloy ang hidwaan ng mga kulay sa politika, hindi kami dilaw o pula. Kundi dahil nais po namin ang pagbabago at alam naming higit kanino man, ikaw ang mas nakakaunawa sa direksyong tinatahak ng Administrasyong Duterte. Hindi kami papayag na maging basura ang lahat ng pagsusumikap ni Tatay Digong at palagpasin ang pagkakataong ito upang iluklok ang lider na may malasakit, pag-unawa at kakayahang pamunuan ng Pilipinas. Iisa lang po ang rason kung bakit hindi pa rin kami sumusuko na magbago ang iyong desisyon. Alam naming nais nyo ring makabango ng ating bansa. Kayo na rin po ang nagsabi na gawin namin ang pagbabagong nais naming makita sa mundo. Ito po iyon, ang matuto ang bawat Pilipino ipaglaban ang kanilang karapatan at hindi na muli pang manahimik, magmukmok o maghintay sa wala. Bagamat napakaraming direksyon ang nais naming tahakin, iisa lamang ang aming hangarin, ang umunlad ang Pilipinas. Upang kami magkaisa, kailangan namin ng boses at iisang boses na pakikinggan. Our next President, Sara Zimmerman Duterte, kasama mo kami mula simula hanggang sa darating pang mga taon. Mamuno ka, susunod kami. Bacolod! Tag Negros Occidental, ano ang atong gusto?